So what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV again. And gagawa na naman tayo ng isang video reaction ano po. At dahil wala pa tayong mga nagko-comment na shoutout, no? So yung mga nasa Flex pa, yun pa rin yan. Support nyo lang po ng support. At magbabalik yan sa inyo. Just comment Ken Saki TV. Yan lang po. Hashtag Kensaki TV. Pagka nakapagbakas po kayo dun sa dulo ng binakas nyo, yun lang po ang ilagay nyo para makita po nila na na-promote yung channel nila, no? Mga ka-review, no? And isa pa po, akin lang pong ipopromote itong mga product ni Sir Japper Sniper, ano? Ito yung t-shirt, jacket, and sando. Avail na po kayo. Murang-mura na po yan at napakaganda ng tela, no? 100% cotton. Cotton na cotton, ha? So yan mga ka-review, ating susuriin at ating aalamin itong napadaan sa aking video ni Sir Troops TV 23 about nga ba ito sa pagbabaliwala ni Maddy Katikbak sa pag-sponsor. I think it's not kasi sinagot ito ni Sir Maddy Katikbak noong April 4, no? At itong video na ito is noong March pa ito ni-release, no? So, panoorin natin, no, bago natin bigyan ng reaction, ano. Yan, good morning mga katroops. Magandang araw sa inyo lahat. Dito na naman tayo. Magkaano lang tayo ng konting reaction tsaka yung sa ating napapanood doon sa mga vloggers sa Bukana. So tungkol doon kay RTD PH tsaka kay Manny Katikbak. So yun nga, isa ako sa nag-sponsor doon kay Japper Sniper. Pasensya na kayo kung ano, wala itong video na to, ginawa ko walang edit, bahala na kung anong mayari, no? Basta kung hindi ako makapagsalita na maayos, so kayo na lang ang bahala dyan. Yun nga, nagbigay ako ng sponsor kasi nung time kasi na yun, si Japper Sniper, marami nagbibigay ng ano, nagpapaabot ng tulong para doon sa mga tinutulungan ni Japper Sniper. So hindi ko naman siya makontak hanggang dumating yung araw na si Manny Katikbak. Nag-live, binigay yung FB niya doon sa live niya. So doon ko nakuha yung account ni Manny Katikbak. So, sa kagustuhan kong makatulong, nag-sponsor po ako para kay Nanay Lita. Ang kaso nga lang, kasi marami na raw ang nag-sponsor kay Nanay Lita. Ang suggestion ni Manny Katikbak is doon na lang sa nagda-dialysis. So sabi ko naman walang problema kahit sino po yung gustong tulungan basta makatulong po. So ibig sabihin dito, no, mga ka-review, no, may pag-uusap between Maddy Katikbak and dito kay Sir Troops, no? Tignan pa natin kung ano pa yung mga kahilingan at gustong mangyari nito ni Troops 23, ano? Troops, ano yan? TV 23. Okay na po sa akin yun. So, sa ano, tagal-tagal, pinapollow up ko po si Manny Katikbak kung natanggap niya na po yung pera. Ito yung ano, konting halaga lang. Ano lang po yung pinadala ko sa kanya, 3,000 para doon sa tutulungan, no?
real talk lang po tayo, no? Kaya tayo nagbibigay na sponsor. Ano lang po yung pinadala ko sa kanya, 3,000 para doon sa tutulungan, no? Real talk lang po tayo, no? Real talk po, real talk. Real talk po, sa real talk. Kaya tayo nagbibigay na sponsor para ma-flex din yung channel natin, no? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Yun talagang totoo, para ma-flex lang yung channel natin. Iba po yun, sir. Lilinawin ko po. Iba po yung sponsor na tumulong pa doon sa sponsor na magpapa-flex ka ng channel. Ibig sabihin po, pwede kayong mag-sponsor, by the way, ipopromote yung channel nyo. Yung po yun. Ibig sabihin, kung sa iba-iba po kasing vlogger yan, marami kasi akong masalihan na tsaka nakilalang vlogger na ipopromote ka nila pero babayaran mo sila. Yung po yun. Ngayon, dito naman po, ang hinanakit nyo po kasi is gusto mong tumulong pero may inaantay ka na kapalit sa pag-flex ng channel mo. Tama po ba? Yun yung gusto mong mangyari. So, ibig sabihin, yung itutulong mong pera, may kaakibat na responsibilidad doon kay Manny Katigbak na yun lang yung gagawin niya. Kasi pwede niya namang gawin, appreciation lang eh. Magpapasalamat lang siya doon sa channel mo. Sa'yo, yun lang. Pero kung gaya nga na sinabi mo na ipe-flex yung channel mo, ibig sabihin, may kaakibat na responsibilidad si Manny Katigbak. Tama po ba ako doon? Ibig sabihin, kaya ka tumulong dahil may inaantay kang kapalit. Tama po ba? O mali ako? So, comment na lang po. Alam kong nakasubscribe po kayo sa akin. Just, kinokorrect ko lang po ha. Kasi, iba po yung sponsorship na kusang loob kang nagbigay na wala kang hinihingi ng anumang kapalit. Iba naman po yung sponsorship na nagbigay ka, pero kailangan inaantay mo yung kapalit na ma-flex yung channel mo. Yun po yun. Yun lang po yung nililinaw ko doon, no? So, di ba? Parang, ano pa't nag-sponsor tayo? Tumulong tayo sa tao. Hindi lang nagampanan ng tao yung responsibilidad niya na i-flex. On the spot, siguro, hindi ko naman siguro alam kung ano yung conversation nyo. Kung meron mang pinangako si Boss Maddie na ipopromote ka or ganito ganyan na kailangan ipromote ka, di ho ba? So, Boss Maddie, kung ikaw man ay nandyan sa channel ko at nakikinig, comment nyo lang kung nangako ka ba dito na pinromote yung channel mo. kasi naano ko na to, napanood ko yung paliwanag dito ni Boss Maddie. Napakalinaw naman po. Kasi sila, sobrang sikat o sumisikat ganun sa dami ng followers ni Japper Sniper. So baka sakaling maambunan tayo ng kanilang mga followers, so nagbigay tayo ng sponsor para sa kanila. So yun na nga, nagpadala ako kay Manny Katigbak ng 3,000. So pina-follow up ko po sa kanya yan lagi. Nung August po yan, yung August ata yan. Andito pa nga yung resibo ko, mga katrops. Ayan, August 28 ako nagpadala sa kanya. Ayan, ayaw ko makikita nyo yan. Ayan o. Hindi ko po to sa inaano, no? Kasi monetize na rin naman ako ngayon. So, inaano ko lang para doon sa ibang mag-sponsor na hindi mapiflex. Ayan. Hindi ko lang alam, no? Kasi nung hindi na kasi ako nag-contact sa kanya. Kinukumusta ko kasi lagi naman sagot sa akin, hindi pa nakuha. So, parang nagsawa na rin ako. Ibig sabihin, sir, sinabi na pala sa inyo na hindi nakuha. So, dapat po, I think pag nakuha niya naman yung pera is magpipidback naman siya sa inyo, di ba? Ibig sabihin, kung hindi niya pa nakukuha yung pera sa inyo, kasi may ganun pong tao eh, kahit ako, kung patuloy kayong nangungulit ng nangungulit, no?
Eh syempre, mas uunahin ko yung hindi nangungulit sa akin. Di ho ba? Kasi alam nyo sir, sabi nyo, gaya nga ng sabi nyo, napakaliit na pera lang yung inyong binigay. Di ho ba? Pero kung halos araw-araw, minuminuto naman kayong tawag dito, nagpapaalala na ganito, ganyan, ganun, ganun, oh. Siyempre kahit sino po na, ano, kung nagmamadali po kayo, di kayo na lang talaga yung mag-promote ng channel nyo. So, ganun po yun, sir. Sana binigyan nyo ng oras, no? Binigyan nyo ng time limit si Madi, si Sir Madi Gatigbak, para gampanan niya yun, yung kanyang trabaho, no? After niya ma-receive yung pera. Kasi makikita nyo naman, pag na-receive ni Sir Madi yung pera, ginagawa niya naman eh. Pinamimigay niya naman talaga ng totoo yung pera. So, hindi po natin pwedeng i-reason dito na porket binaliwala ka o hindi ka niya inintindi. Or siguro marami lang siyang ginagawa on that time na tanong ka ng tanong o na o nakukulitan ba siya sa'yo. Ganon, sir, no? Hindi ka sana muna naggawa ng gentong video reaction. Kasi isa ito sa magiging mitya, no? Parang ang mangyayari dito sa video nyo is parang hihilain mo na rin siya, no? Halos hindi ka rin nalalayo kay Boss RPD, no? Na hindi lang napagbigyan sa gusto is gagawa na ng video. I think baka nakapag-usap pa kayo ni RTD na sige, labas kayo, gawa kayo ng video para ganito, lalabas ko rin yung akin. So ganun sir, no? Sana bago nyo hinusgahan o ginawa ng video si Boss Madi Gatigbak is nakapag-organize kayo ng isang conversation na talagang maayos nyo ang lahat sa tama, no? Hindi sa gentong klase. Kasi halos papasok itong video nyo is parang sisiraan nyo yung tao para bumagsak. So, yun yung mga situation na hindi natin inaasahan na biglang, boom, may biglang gaganto. Kasi kung tutuusin, sir, sponsorship, makikita nyo naman, di ba, sa JMA, sa ABS-CBN, sa ibang vlogger, marami hong nag-i-sponsor dyan pero hindi piniflex ang channel. Bagkos, magpapasalamat pa nga tayo dahil merong mga, kahit hindi ganong kalaki ang subscriber, is natutulungan tayo ng mga to para magparami ng subscribers, ano, sa simpleng pamamaraan lang. Pero hindi natin dapat obligahin na tayo pag tumulong, kailangan suklian nila ng dapat na binigay natin. Kasi unang-una, sir, hindi naman nila mapapakinabangan ng pera eh. Itinutulong nila yan. Nagpapawis sila dyan, nagpapakapagod sila dyan para sa ganun lang, no? Tapos kayo, hindi na nga nakuha yung pera, gaganti pa kayo ng ganito. Maninira pa kayo, di ba? Napakamali po yung inyong pamamaraan kung paano siraan yung isang tao, no? So, panoorin pa natin, no? Sana may susunod pa sana yun, kaso lang. Kaso? Sa tuwing... Kaso, may susunod pa kaso. Kasi may kaso nga po. Yun po yung problema natin, no? Nag-chat ako sa kanya. Ay, laging sagot ay nag-i-edit siya, naulan, kaso nakalimutan. Yun po lagi ang ano niya sa akin. So, sa ano na po, parang tinamad na rin ako. Pinabayaan ko na lang. So, ngayon, parang doon sa ako sa usapan nila ngayon, doon sa bangayan nila ni RTD. So, di ba? Ibig sabihin, konektado yung paggawa mo ng video doon sa paglabas ni RTD ng video, which is ginaya mo si RTD. Kasi nga, gusto mo ring malaman yung katotohanan kung ano ang totoo. Eh ngayon po, nawala si RTD, naiiwan kayo. So, ano pa yung mangyayari? Dares, hindi na to nasundan yung video nyo kasi napaliwanag na to ni Sir Madi Gatigbak. Ba't hindi po kayo gumawa ng reaction nung nagpaliwanag siya, di ba? Sana po sinagot nyo rin yun, di ba? So, ibig sabihin na natin, may mali si Sir Madi Gatigbak, pero mas malaki po ang mali nyo. Kasi nakasira kayo ng reputasyon ng tao. So, ito lang po ang akin. Sana naman doon sa mga nag-i-sponsor sa inyo, sana ay dapat ipamigay nyo sa taong
dapat tulungan. So, ayun, no, mga ka-review, no, sa sinasabi niya na flex, no. Panoorin natin yung maiksing flex, maiksing video clips ni Sir Madi, no, about dito, no, sa paliwanag, no, kay Troops TV. So, saglit lang, ha. Gawa lang para lang mapapro. So, ito yung video clips ng ni Sir Madi, ano. Ipapaliwanag lang natin para maintindihan ang lahat, ano. Tumutok yung channel. 'Di ba sinabi ko sa iyo naging busy ang Kuya Madi. Tapos sa iyo role sa iyo Props TV 23. Sana naman bago ka nag-reaction video, inalam mo muna kung nakuha ko yung pera mo. 'Di ba pag may magpa 'di ba pag nagpapadala sa inyo ng pera? Oh, may ano, may response. Automatic may darating sa inyo yung resibo na galing sa pinaghulugan niyo. Tama, tama po. Tama po kayo. Reklamo kayo kung ang pera niyo ay ginastos ko. Pero tama. Hindi, bumalik sa inyo mga pera nyo. Kaya sumpay sa akin, masakit yun. Hindi lang na-promote ang YouTube channel nyo, magkaagaya na kayo. Tama, tama po, tama. Kaya ako humihingi, eh, di ba humihingi ako sa inyo ng pasensya nung kayo nag-ano sa akin. Sabi ko sa inyo, pasensya na po at naging busy lang ako, Kuya Madi. Tapos ngayon, mag-react sa video kayo. Ano yan? Nag-usap na nga tayo eh. Tapos gayaan pa kayo, humingi. So yun o, mga ka-review, napanood natin yung kaunting paliwanag ni Sir Madi Katigpak, no, about dito kay Troops 23 TV, you know? So yun, nakita nyo naman pala, humingi na pala ng pasensya sa inyo yung tao, di ba? No? Doon sa chat, ibig sabihin po, bakit nyo pa po nilabas yung video na ito kung alam nyo naman po pala humingi na ng pasensya yung tao? Di ba? Ibig sabihin, nakikisabay kayo dun sa trending, dun sa unang nag-trending na naglabas ng isang maling katotohanan, sinabayan nyo pa, ilan na kayong magkasama? Tatlo kayong magkasama. Ibig sabihin, supporters din kayo ni RTD. Ibig sabihin po, naglabas si RTD, na kabigang kayo, umabig din yung isa, nagaya-gaya na kayo. And then ngayon, nung gumawa si Boss Mati ng video about sa inyo, tumiklop na yung buntot nyo, hindi na kayo nagsumagot dun sa video na yon. So, ano pa yung dapat ng paniwalaan ng tao? Diba? Dapat, nung paggawa ni Mati ng video, sinagot nyo yun. Nagbigay rin kayo ng side nyo. Kasi, nagpaliwanag na yung tao, bigla kayong nawala. Tapos, yung video nyo nandyan pa. Di ba? Sinong mas nakakahiya? Di ba? Sabihin na nating pagbigay nyo nung sponsorship nyo. Ang isa lang naman ang inaantay nyo talaga eh. Di ba? Yung ma-flex yung channel nyo. No, sir? Ma-flex yung channel nyo. Tapos, pag nagbigay, marami na kasing gantong problema sa YouTube community talaga, mga ka-review, no? Maraming mga nagbibigay ng sponsor, pag hindi na-flex yung channel, ang channel nila, isisiraan ka at sisiraan ka para lang bumaba ka, mababa yung views mo, mababa lahat. Kasi nga, hindi ka nila napagbigyan. Unlike po, kunwari, sabihin ko na, ito 3,000, flex mo channel ko, para sa'yo yan. Automatic yan kahit sinong vlogger. Ipo-promote at ipo-promote ganyan. Kahit nga sa promotion eh, sa paangat program, pag nagbigay ka ng pera eh, talagang limpak-limpak ang subscriber mo, sir. Dapat doon po kayo nagpapaangat ng subscribers nyo. Kasi kung gusto nyo po talagang umangat ang subscribers nyo, sa konting tulong na ibinigay nyo na pera, pagka pumasok lang po sa inyo na subscribers is 3, 4, 5, 10, magre-reklamo pa rin kayo niyan eh. Kasi nga, nagbigay kayo ng pera tapos hindi pa rin ganun kalaki yung naiambag na subscribers nyo, di ba? So, hindi ho tulong yung binibigay nyo. Ha? Ang binibigay nyo po is bayad dun sa pagpe-flex ng channel nyo. Kasi hindi ho kayo gagawa ng video na gento kung talagang tutulong kayo bukol sa kalooban yung tumulong, no? Hindi kayo gagawa ng gento video. So, may mali yung paraan ng paggawa nyo ng video, no, mga sir, no? Para sa akin kasi, napaka
pangit namang tignan na parang inutusan mo na nga yung tao na itong ibibigay mo na sponsor, ipamigay mo sa mga taong tutulungan mo. Diba? Magpapagod din po yan. Oras din po ang kakainin ng mga yan. Diba? Sabihin natin, sir, sa 3,000, ibibigay niyan. Siyempre, babiyahe yan. Magsasayang ng oras yan. Di ho ba? Siyempre, unang-una, sasabihin nyo kasi kikita rin naman ang video niyo. Opo. Pero sir, iba yung pinagpapaguran. Iba yung bukal sa loob na pumupunta ka doon sa taong tutulungan mo. Nabuo yung loob mong tumulong na walang hinihingi ng kapalit. Pagod at hirap yung ginagatin nila. Pero sa inyo, konting, ano lang, konting problema lang is ganun na agad. Diba? Ako sir, sa totoo lang, na-monetize ang channel ko nang wala akong hinihinging tulong sa ibang tao. No? Bago pa ako makarating kay Boss Chopper, napanood nyo naman yung mga video ko, no? Yung video namin ni Boss Chopper is monetized na ako. Monetized na ako bago ko pa siya ma-meet. No? So, kaya lang ako napapunta doon dahil nga ginawa ko yung cellphone niya. And besides, syempre, pagkakataon ko na para mag-vlogs, nakasama si Boss Chopper. Yun yung point dito. Ngayon, ang magiging point ko lang dito at magiging payo, kung kayo itutulong, sir, itulong nyo na lang kasi marunong naman ang vlogger eh. Sorry, nagbigay kayo ng pera. Marunong po yung mga yan. May mga utak po yung mga yan eh. Alam din nila kung kailan kayo ipiplex at alam din nila kung kailan ipiplex yung mga channel nyo. So, kumbaga, kung maaayos nyo sa magandang usapan, is isettle nyo ng ganun. Eh, yun naman pala, nagpasensya na yung tao, gumawa pa kayo ng video. Naglabas pa kayo ng gentong video. So, di ba, ang pangit po. Ang pangit. Nakasira na kayo ng reputasyon. Reputasyon ng tao. Tapos, mukhang hindi man lang kayo nag-sorry doon sa tao. Bumalik naman pala yung pera sa inyo. Di ba? So, sayang lang po. Sayang lang talaga yung mga pagkakataon, no? Yun lang po ang amin. At, para hindi kayo iwanan na sponsor nyo, eh gawin nyo yung tama. Hindi naman yung babaliwali. Alam nyo kaya minsan si Boss Chopper ayaw tumanggap ng sponsor. And yung iba dahil sa gentong problema. Kasi alam na yan, marami na talagang nangyayari sa gento. Lalo na kay Makmak. Si Makmak wala na ngayon eh. Wala na sa YouTube community si Makmak. Nahuli na si Makmak, di ba? Yung kay Makmak, napatotohanan siguro yon kasi nasa Malaysia siya eh. Doon siya nahuli. O, kay RTD, napatunayan din, natotoo. Pero ito kay Boss Matic at hanggang ngayon, nandiyan pa siya, hinaharap kayo. Diba? Pero yung video nyo, andiyan patuloy pa rin. No? Kumikita pa din yung video nyo. Ano, babaliwalaan nyo lang binigay nilang pag-sponsor sa inyo. Hindi naman sir binaliwala kasi lahat naman nagbigay kay Boss Maddy Katigpak na flex niya eh. Yung iba nga lang siguro kakaunti lang yung pumasok na subscriber kaya nang gagalahite. Ano ho? Nahirap talaga umawak ng sponsorship kapag hindi mo nilawakan yung pag-iisip mo. Ayan. Wala naman problema kung hindi nyo iano sa amin yung hindi kami ma-flex. Yun na nga. Eto sir ha, sinabi nyo, walang problema. Balikan nyo po yung umpisa ng video nyo. Di ba sabi nyo, kaya kayo nag-sponsor is para ma-flex yung channel nyo. Ngayon, hindi na i-flex yung channel nyo, naipadala nyo yung pera. Hindi nyo na malayan, bumalik sa inyo yung pera. Ayan, ba't kayo gumawa ng video, di ho ba? Ba't kayo may video ng ganyan, di ba? Kung walang problema. Oh, yun lang yung malaking tanong ko. Bakit kayo gumawa ng video? Walang problema. Pero sa totoo lang, gusto po namin ma-flex. Dahil noon, hindi pa ako muna. Ibig sabihin nun, huwag nyo pong sasabihin na walang problema. Magkakaproblema po pag hindi kayo na-flex. Yun po yung totoo. Promise. Kasi sa video mo pa lang sir, malalaman mo na may mali na eh. Monetize, no?
So ngayon, okay lang po. Ganyan. So sana sa mga mag-i-sponsor pa ay piliin niyo yung karapat dapat at nang hikayat pa kayo ng ibang tao. Eh hanggang ngayon pa naman yata may nagpapadala pa rin kay Boss Mati. Yun po yung mali nyo dito eh. Diba? Huwag nyo pong ihana yung bulok na bigas dun sa matinong bigas kasi mahahawa yan. Yung pag-iisip na kabaluktutan dun sa matitinong pag-iisip, huwag nyo pong ano, hikayatin. Kasi pag nahawa po yan, parang cancer yan. No? Mapagkakatiwalaan. Nabibigyan nyo ng inyong pagbibigyan ng tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan. No? Kasi naman, kawawa naman yung pagbibigyan. At saka yung mga nag-i-sponsor. Hindi naman po yan na pinupulot, no? Yung pinaghirapan din kasi yan ng mga nag-i-sponsor. Kaya sila nagbibigay para makatulong din. Para hindi... Kaya sila nagbibigay para makatulong. And besides flexing. Alam ko kasi sir, once na tulong ang inabot nyo is appreciation lang ang ibabalik sa inyo. Appreciation lang. Di ho ba? Ang flexing po ng channel is talagang kahit kanino po kayong mabibigat na YouTuber is magbabayad po talaga kayo dyan. Sa simpleng pamamaraan lang nagagawin, para nyo na nga lang inutusan yung vlogger eh. Sikat na vlogger. Pare, si Sir Japper, sikat. O, sponsor ko to ha. I-flex ko ako ha. Tinrabaho ni vlogger ito. Nagpakapagod. Pawis. Pumunta doon sa malayong lugar. Nagmaneho. Di ho ba? Tapos, sa simpleng hindi ka lang na-flex, gagawa mo na yan ng video. Tama po ba? Nare, nakalimutan ka lang i-flex, gagawan mo na ng video yan. Kasi nga, yung binigay mong pera is bayad yun para magpa-flex ka ng channel. Di ho ba? Appreciation o pasasalamat ng isang vlogger doon sa tulong mo, okay na yon. Magkaiba po yung persahan mong sasabihin doon sa vlogger na kailangan mo i-flex mo ako dyan. Nagbigay ako ng sponsor. Diba? Eh, hindi ka na-flex. Eto na ang result. Diba? Grabe. Sana nilawakan nyo pa, sir, yung isip nyo. Kasi, humingi na pala yung tao sa inyo ng pasensya eh. Tapos nilabas nyo pa ito. Hindi naman... Para hindi naman ibigay sa ano, yung binibigay nila. Yun ay pinamimigay nila para makatulong. Paano hindi pinamimigay, sir? Nakikita nyo naman, di ba? Sa dami ng binibigyan ni Boss Mati ng mga tulong. Pero kayo, sinasabi nyo na hindi nabibigay. Naandun mo ba kayo nung nagkabigay? Sa kapwa natin, yan sa ating mga kababayan. So, sana naman, doon kaya no, Manny Katigbak, kung mapapanood mo to, sana naman, nag-reply ka naman kahit ano, natanggap mo yung ano, yung pinadala ko sa'yo, eh wala namang problema kung di mo ma-flex eh. Basta malaman ko lang. Wala raw, wala naman daw siyang problema hindi ma-flex. Pero sa unang video niya, kaya siya nag-sponsor kasi dahil sa pag-flex sa channel. Kumbaga, ginigisa niya yung sarili niya sa kumukulong mantika. Natanggap mo ba yung pera o hindi? Kasi inaabangan ko talaga ma-shoutout mo man lang ako doon, okay na. Diba? Wala raw problema na magbigay siya ng mga na hindi siya ma-flex. Pero nag-aabang siya doon sa shoutout na ma-flex yung channel niya. My God! Anong klaseng isip to? Hindi na ma-flex. Yan. At totoo lang talaga. Kaya ako nag-sponsor para ma-flex yung diba? Yung channel para maambun.
Ano ba talaga, sir? Ang gulo mo. Sabi mo kanina, walang problema kung hindi mo flex yung channel. Pero ang totoo, gusto mo mo flex yung channel mo. Parang ano ah. Toko sa'yo. Nandang tayo ng kanilang mga followers. So, para makilala rin tayo. Ayan. Sa totoo lang yun. Ano, sir, kung gusto mo talagang makilala ka, kumuha ka ng video na magte-trends ka. I-trending mo yung sarili mo. Try mong sumayaw ng nakabrief sa kalye. Sigurado, trending ka. Yung po yung ano, yung po yung gawin yung ano. Gawin nyo para mag-trends. Alam, sir, ganito yun. Bigyan ko kayo. Bigyan ko kayo ng paglilinaw. Bigyan ko rin kayo ng konting hints, no? Mga ka-review, no? Kapag nagpe-flex, nagpa-flex tayo ng channel, ano? Organic man o hindi organic yan. Swerte tayo pag nakakuha tayo ng organic viewers na galing sa mga subscribers ng mga sikat na vlogger, ano? Katulad nung kay Sir Japper Sniper, ano? Maraming subscribers, no, na nakapasok sa akin, no? At meron din namang mga ninja na subscribers. Ano ba yung ibig kong sabihin sa ninja? Ito yung ninja na may main channel, ginagamit lang nila yung ninja na Gmail o YouTube account para ipang subscribe. After ma-subscribe po nito, so on and so forth, hindi na po ito susuporta. Kasi nga po, ninja lang yan, no? After a few weeks, few months, few years, binubura na yan ni ni YouTube. Dahil nga po, sa sobrang tagal mong nakasubscribe, ni minsan, isang beses ka lang nakapanood. Tama po ba? So, hindi po lahat ng dadalaw sa channel mo is organic viewers po. Ano? Lilinawin ko po, hindi po lahat ha. Hindi lahat ng papasok doon sa channels na yan is organic viewers. Karamihan ng iba is ninja lang. Ninja account lang po yun. Ha? Ninja account po. So, yun po yung masasabi ko. Sana dito. Hindi na ako magsasalita kaso nag... No? Kahit sa pangat program po, may mga ninja po yan. May mga ninja account, no? Ito po yung tinatawag natin na account natin na meron tayong main. Tapos ang pinagsasubscribe natin is yung ninja. Ako, may ninja account ako, no? Tatlo. Tsaka yung isa. Pero lahat yun, hanggang ngayon, active yun dahil nanonood ako doon sa mga subscribe ko doon na ginagamit kong pang ninja ko, ano? So, yun mga ka-review, no? Kung talagang gusto natin na mag-trending is, gaya nga ng sinabi sa akin ni Boss Japper na gumawa ka talaga ng isang video na tatatak doon sa masa. No? Katulad ni Boy Tapang, di ho ba? Hindi naman siya ganun kakilala. Nag-trending siya sa Facebook dahil doon sa pagkain niya ng kung ano-an. So yun, kailangan mo rin gawin yun para mag-trend ka talaga, no? Kasi kung aasa ka, katulad nito, no? Na-i-promote ka ng isang vlogger. Umabot ka ng 10,000. Ang nanonood lang sa'yo is 200. Katulad nun sa akin. 6,000 yung subscribers ko. Pero ang nanonood lang kadalasan is 200, 300. Tama po ba? Nakikita nyo naman sa mga previous ko. Previous vlogs ko, no? Video vlogs ko. 300, 400, 600. Pero yung iba, ibig sabihin nun, naka-ninja. Tama po ba? Iilan lang din po dyan. Doon sa video ni RTD, yung iba po doon na nanonood sa akin is hindi talaga siya subscribers ko. No? So, na-i-promote lang siguro, na-i-share lang yun ng doon sa mga group na umano sa akin, na napanood niya yun. Yun po yung problema natin. Kung tayo po ay magpapa-flex ng channel, huwag po tayong umasa na yung lahat ng nag-subscribe o na-flex dun sa channel na yun, is manonood sa channel mo. Kasi hanggang subscribe lang po talaga kadalasan yung iba. So, ilan taon na ba akong monetize? No? Magto 2 years ako sa monetization ko. No?
So, pansin ko lang talaga yon sa mga ano, no, sa mga nagpa-flex. Kaya ngayon, siguro sa mga susunod na araw, gagawa ako talaga ng mga video ko na siguro ito yung alternative ko lang na video reaction is gagawin ko pa rin. Pero gagawa pa rin ako ng mga video. Hindi ako makakilos ngayon kasi mahirap pa kumilos ngayon. And besides, naghahabol ako, syempre, para meron akong pagtustos din sa pamilya ko, sa anak ko, no? At asawa ko. Kung titigil ko tong pagre-repair ko at wala naman akong pondo dahil nga sa pagkalugi ko, no? Syempre, kung titigil ko to at iaasa ko talaga sa mga videos ko, ang paggagawa ko ng vlog is ang mangyayari doon, wala akong income daily na pangkain namin, pamilya. So, ito is alternative ko lang itong ginagawa. So, pagka nagkaroon na ako ng tamang camera, no? Kasi mahirap naman habang nagmamaneho ka, hawak-hawak mo yung cellphone mo. Is gagawa talaga ako ng videos ko na aking talaga, na i-edit ko rin. So, yun, Sir Troops TV 23, sana nag-isip ka muna ng ilang million times bago mo in-upload yung video na ito. Kasi pag nasira mo yung isang tao, mahirap mo na. Kahit tumingi ka ng 10 beses na sorry, eh nandiyan na yan. Reputasyon niya na yun nasira mo. Is wala na kwenta yung pag So, tignan niyo po yung subscribers niyo. Halos hindi na tumaas. Di ba? Huwag po kasi tayong gaya-gaya lang based dun sa nakikita natin. Unahin natin yung tama lang. Hindi muna kayo nag-imbestiga kay RTD. Tignan nyo, bago ako naglabas ng video kay RTD, inimbestigahan ko muna yon, inaral ko muna ng maigi yon. Kung ano yung totoo doon. Di ho ba? Nagtanong-tanong din po ako doon sa mga vloggers na kung sino man yung nagoyo niya. Kung totoo ba? Eh, 100% totoo. Kaya ako nag-video reaction. Na papanood ko yung ano nila eh, bangayan eh, TDPH tsaka ni Manny Patigbak. So ngayon, okay na yata sila. Di ba? Ibig sabihin, nagkaroon ng bangayan si RTBBH at si Mati Katigbak. Kaya ka rin po ba gumaya? na. So ito akin, pinapaano ko lang, pinapaalala ko lang doon kay Manny Katigbak. Sana pag may nag-sponsor sa'yo, eh, huwag mo naman baliwalain kasi para sa mga kababayan natin yon. At sana ibigay niyo yung tama doon sa mga ni-sponsoran natin. Kanya nga po, di ba? Ibig sabihin, bago pa lang kayo magbigay ng sponsor nyo, is wala na pala kayong tiwala. Ibig sabihin, dapat pag nagbigay kayo, pagkatiwalaan nyo, ay lumalabas sa bunganga nyo. Ngayon pa lang, parang wala na kayong tiwala doon sa tao. Parang hindi binibigay yung pera. So, nagsalita na nga rin sila waray. Ano pa ba ang kailangan nyong mangyari? Eh di dapat ang maganda nyong gawin kung magbibigay kayo dyan, di may retso na kayo kay Mati. Ganun lang yun. Magkano yun na binibigay sa kanila. So, huwag niyong baliwalain yung case na kalimutan, case yung nag-i-edit. Dapat bigyan niyo ng pansin din yung nag-i-sponsor para sa susunod na ano, baka sakaling mag-i-sponsor pa ulit sa inyo, di ba? Para hindi kayo iwanan. Yan. Yun lang akin mga katrops. So sana makarating po sa kanya at malamang ko kung I think nakarating na to sa kanya, kaya nga kayo sinagot, sir, eh. Yung sagot nyo dun sa na video niya na nireact niya dito, sana masagot nyo rin po yun. Yun lang po yung hiling ko. Sana masagot nyo rin po yun. Natanggap niya ma o kung natanggap niya na tong perang to kasi tagal na eh. August ko pa pinadala. So And then, ano na ngayon? in-indicate niya August. Opos, nag-upload ka March.
Ibig sabihin, napakahaba na ng conversation nyo noon, yung iba's mati. Pero bakit ngayon ka lang nag-upload, March? Check nga natin kung anong upload. March 28. Ibig sabihin, last year pa ho kayong nagpadala ng pera. No? And syempre, nakapagbigay na yan ng si Sir Madi Katigbak. Nakapagbigay na ng pasensya. So, ba't niyo pa ho in-upload yung video? Ano po yung pinaka-purpose nyo dito? Para lang po ma-aware yung ibang sponsorship o para malagasan po siya ng mga subscribers o para pagsak din po siya katulad nung kay RTD? O sadyang nasulsulan na kayo ni RTD, sir? Aminin. Kasi po, yung dalawa, yung dalawa na katulad nyo, hindi na rin lumutang. Buti pa nga po si Sir Rolly. Rolly Kabistakers. Si Loti. Humingi ng pasensya. Kasi nga nagkamali siya. Eh kayo po ba? Diba? Inilabas na po ni hinarap na po ni Sir Madi Katigbak yung paratang nyo. Na yun nga, bumalik sa inyo yung mga pera. So ano po yung mangyayari sa atin doon? Ganun na lang, iway na lang. 21 na. March, di ko pa alam kung natanggap niya na. Kasi nagchat-chat pa rin ako sa kanya, kinukumusta ko. Ayan. Kaso hindi na nagre-reply. So okay lang yun. Malaman ko lang okay na kung natanggap niyo ba yung pera. Yun, sir, nalaman niyo na bumalik sa inyo yung pera. So ano yung susunod niyong gagawin, sir? Okay na yun sa akin. Yun lang pong aking concern doon sa mga magi-sponsor pa, piliin niyo yung karapat-dapat. Piliin niyo para hindi naman masayang yung mga binibigay nating tulong doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So sa mga kapwa ko vloggers, ako hindi naman ako perfectong vloggers kasi bago lang ako. Ilang buwan pa lang ako tsaka... Wala naman pong perfectong vlogger sir eh. Pagdating sa sponsorship. So, kailangan nyo lang dito is patient lang talaga. At pag-uusap, tamang komunikasyon, tamang pag-uusap. Pasensyahan na pala eh. Naglabasan pa kayo ng mga video. Hindi ako magaling. Ayan, hindi tayo magaling dyan sa pag-vlog. So, hanggang ngayon, wala akong content na maayos. So kaya ginawa to sana do sa ating makarating do sa ating mga vloggers na magi-sponsor tsaka do sa mga hindi vlogger na magi-sponsor. So piliin niyo yung karapat-dapat ang mga babayan. Yun lang po akin. Sana makarating to sa kanya. At sana huwag yung baliwalain yung mag-i-sponsor sa inyo. Bigyan nyo ng halaga para hindi kayo iwanan. Para sa susunod na mag-i-sponsor ulit sila, matuwa naman at matuwa sa inyo. Hanggang dito na lang, guys. God bless you sa inyong lahat. So, yun, sir, no? Masasabi ko lang is sana sagutin nyo po yung sinagot dito ni Sir Madi about na bumalik po yung pera sa inyo. And sana i-update nyo yung inyong video about dito sa paggawa nyo ng video upang masira ang reputasyon ni Boss Manny. Sinagot niya kayo dahil bumalik nga naman sa inyo ang pera. Pero hindi ho kayo nag-response dun sa sagot niya. Ibig sabihin lang ito is pinapawalang visa at pangit. Ibig sabihin lang ito is ibig sabihin lang ito ay hindi totoo na si Boss Madi ay ito.
ng buburaot ng sponsor, no, mga ka-review, no. Ang problema kasi dito sa atin is nakikinig tayo doon sa mga sabi-sabi ng iba at nakikigaya tayo doon sa mga trending na ang akala natin is okay na yon, di ba? Pero bago sana tayo gumawa ng gantong video o mapanirang video is investigahan muna natin maigi. Maging mapanuri po muna tayo, ano? No, mga ka-review, para hindi naman nakakahiya sa side natin na maglalabas tayo ng gantong video. Ipagdating ng araw at pagdating ng oras, bibigyan ng katotohanan ng siniraan natin na kesyo nga ganito. Diba? At tulad yan, bumalik sa iyo yung pera na hindi mo man lang to in-update yung video mo. No? At kung ano pa yung masasabi mo, anong sagot mo doon sa sinabi ni Boss Maddie Katigbak. No? So yun lang, no, mga ka-review. No? Dapat sagutin mo to, sir. Troops TV, yung sinabi ni Sir Maddie Katigbak doon sa paliwanag sa inyo. No? At sana'y bumalik yung pagtitiwala nyo sa isa't isa. No? At sana hindi pa man huli ang lahat ay magkabati kayong dalawa, no? Mga ka-review. Is wala namang wala namang taong nagkakagalit na hindi na nagkakabati. Ano lang po 'yan? Pababaan lang po ng pride. Huwag po kayong maging ma-pride na tao. Hindi naman tayo perpekto para maging mapagmataas tayo sa alam natin na alam tayo ang nakaunang nakagawa ng kamalian. Matuto rin tayo magpatawad sa kapwa natin para naman is mas maganda yung magiging resulta, no, ng gentong sitwasyon, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang yung aking pagre-review dito about kay Troops TV 23, no. At God bless po sa inyong lahat and keep safe po, no. Hanggang dito na lang ulit. Peace out.